In this video, I'm going to be sharing some details sa inyo regarding heavy weather navigation. Now, with regards to our modern navigation, ang ating charterer at ang ating company would suggest an alternative safety passage plan in order for us to avoid rough seas and heavy weather. Okay, pero may mga times din po na nakaka-experience tayo ng heavy swells. Okay, so ano po ba yung mga precautions or mga, let's say, mga details na we need to, you know, prepare and keep an eyeball on? So, let's get started. Okay, number one, inform all officers and crew well in advance. Carry out an inspection of the vessel to check for any loose gear and equipment. By the way, this was my early mistake. This was the early mistake of my crew. Nung kinuha namin yung barko namin 2015 sa Oshima Shipyard, okay? Nagkalat, naghampasan yung drums and bariles ng hydraulic oil doon sa aming forecastle deck. Hindi namin na-secure ng tama, so kapalpakan namin. Galing pa kami sa shipyard, bagong-bago yung barko, and then naghampasan sa loob ng forecastle. Galing kami ng Oshima Shipyard, tapos ang barko is papunta ng Rahi, Finland. Okay? And equipment which may need extra lashings. For example, the gangways or loose equipment in the engine room. Staff to be told to secure loose gear in their cabins. Okay, sa mga gamit, may mga safety lash naman po sa loob ng inyong mga kabina. Okay, and kung wala man pong safety lash doon sa area na paglalagay nyo ng gamit, maghanap ka ng pangkalso. Okay. Next up is have a meeting to discuss the situations and actions to be taken. The need to take in extra or heavy weather ballast should be considered and implemented with due consideration to deadweight stability and stresses. Now, dito ka makipag-usap kay chief mate. Okay, you need to coordinate with chief mate and chief engineer because sila ang mag-ooperate ng ballast water pumps. Okay, kailangan may heavy weather ballast tayo. Now, in my case, way back in the day, yung aking unang barko nung kadete ako, meron kaming Bodega 3. Ang Bodega 3 is a floodable hold. Meaning po, na yung Bodega 3 po is pwede mo siyang lagyan ng ballast water. Okay? Hindi lang po yung ballast tank sa gilid, sa yung mga water ballast tank, yung mga port side, starboard side water ballast tank, but also yung actual cargo hold. Para po yun sa heavy weather ballast. Okay? In case na we're going to experience, you know, rough seas. Okay? Check and verify the lashings for all gears, equipment, and for the cargo are adequate. Okay? Check anchor securing systems and take additional lashing if necessary. Verify the water weight or watertight integrity of the spurling pipe covers. Now, yung spurling pipe covers po, manipis lang po siya na bakal pero mabigat. Okay? Kaya solid naman po yan. Ang ano lang dito is kailangan maayos po yung pag-secure nyo ng tuwerka. Okay? Maayos po yung pag-secure nila OS nila, boson yung doon sa pro-wap, okay? Kasi ito yung chain, ito yung spurling pipe, tapos merong plate doon sa itaas, okay? So, kailangan po, maayos po natin na nahihigpitan yan, okay? Maayos po, para pag naghampasan yung tubig sa loob or doon sa proa, okay? Hindi po matatanggal yung bakal, hindi siya tatabingi, okay? Tatalsik lang yung tubig, hindi tatabingi yung bakal, okay? Next stop natin is letter F, all water drainage systems should be checked. Any closed scuppers and save all tray drains should be open to allow water to drain overboard. Ito po yung tinatawag natin na drip trays. Okay? Now, sa atin pong mga goosenecks, sa atin pong mga, meron po tayong tinatawag na mga mushrooms or deck. Ang nickname namin doon is deck mushrooms kasi para pong kabute yung mga, let's say, yung fuel oil vent. Okay, fuel oil tank vent. Kasi po sa barko po kasi may mga tangke po tayo. Okay, nilinawin ko lang ha. Sa mga barko po, may mga tangke po tayo. Ballast tanks, fuel oil tank, 'di ba? May mga tangke po tayo. Now, pag nagkakaroon po ng roll sa barko, okay? Hindi po pwede na wala kang ventilation. Kasi pag nag-roll ang barko, nagkakaroon ng hangin. Okay? Pag walang escape yung hangin, ano po mangyayari sa ship structure? Okay, the moment na, 'di ba, ito yung dito yung fuel oil or the fuel oil tank. The moment na gumalaw ang inyong barko, okay, may hangin na nabubuo sa loob ng tangke. Okay? So kailangan po there is a way para ma-vent out yung iyong hangin. Pag hindi, sasabog ang tangke mo. Okay? Implosion ang tawag nga nila, ika nga.
Okay? Walang bright na explosion, but boom! Biglang sasabog, biglang may yupe doon sa iyong ship structure. Okay? So, meron po yung mga drip trays, yung mga deck mushrooms na yon, may mga drip trays po siya. In case man po na magkaroon ng leaking, tanggalin po ninyo. May mga twerka po yun sa gilid-gilid eh. Okay? May mga twerka po yun sa gilid-gilid, so kailangan po ninyo yon tanggalin. Okay? Para hindi po ma-stack up yung seawater doon. Okay? I mean, kinabukasan nyo na lang tanggalin yan kasi hindi nyo naman pwede tanggalin yan kapag nasa puerto kayo. Okay? Lahat po ng deck scuppers, okay, lahat po ng drip tray pans, okay, or yung spill boxes, may mga twerka po yan sa ibaba para ma-release yung tubig, nakatakip po yan. Deck scuppers, drip tray pans, spill boxes, nakatakip po yan para wala pong oil spill, wala pong magkakalat na kargada, okay, or kung meron may mga tira-tira man dyan, or maybe sewage, or tubig-tubig, whatever, okay, kailangan nakasara yan. Pagdating sa open sea, then and only then, tanggalin ang scupper, tanggalin yung mga twerka, okay, yung lock para sa drip trays para ma-drain. Okay, para ma-drain. Okay, sa open sea lang po siya tinatanggal. Pagpasok sa puerto, back to the ballgame ulit. Sara ulit yung scuppers, sara ulit yung twerka ng drip trays. Okay? So, very basic lang. Halos pa ulit-ulit lang din. Okay? Letter G, overfill or high-level alarms of enclosed spaces, pump room bilges and forward stores, etc. should be verified for their correct working. Now, sa 4-peak tank po, naalala ko one of my many jobs way back in the day, chinacheck namin yung water ingress alarm. Okay, chinacheck namin yung water ingress alarm. Meaning po ng ingress is entry, okay, or water entry alarm. Okay, pero sa barko, ang tawag is water ingress alarm. Chinacheck namin yun gamit ang magnet. May magnet kami na para siyang platito na bakal. Okay? Imagine mo lang ito yung bakal. Ito yung parang platito na bakal na bilog. Tapos, ito yung magnet sa kamay ko. We're going to attach yung magnet doon sa parang platito. Okay? Antay ka ng 3 seconds and then mag-aalarma yung water ingress alarm sa loob ng bridge and sa loob ng cargo control room. Only naka-disable kasi sa cargo control room kasi maingay. Kaya sa bridge lang namin siya ino-on. Okay? Wala namang water ingress kapag nasa at berth. Okay? Nasa pag sea passage lang, saka lang kami nag on yan. Okay? So, then again, yun na nga, we check yung water ingress gamit yung magnet. Okay, may mga ibang barko na iba ang technique nila eh. Okay, binabasa nila, but in our case, magnet ang ginagawa namin. Okay? Check all accesses to watertight compartments including ventilation flaps and chain locker doors are secured properly. Any ventilation of cargo areas should be suspended till the weather improves. Now, may mga times po sa mga bulk carriers na kailangan i-ventilate ang kargada. Okay, pero may mga times din naman po na hindi po pwedeng i-vent ang inyong kargada kung talagang sobrang heavy weather na. Okay, hindi na pwede. Halimbawa, may kasama ng snow. Okay, baka pumasok doon sa linyada, mag-cause po ng moisture. Diba? Pero, bago pa naman mag-sea passage, diba, if you're sailing from cold to cold, well, basically, you don't really need to ventilate your cargo. Okay, but if you're, diba, pag nagsisail ka naman to, let's just say, from, let's say, mainit to malamig, diba, iba ang kalakaran doon. Okay, you have to ventilate your cargo. Pag malamig, down to mainit, okay, wag na wag mong i-ventilate ang kargada mo. Kailangan naka keep up lang yung temperature doon. Okay? Next up is letter I. Carefully monitor the sea and the swell conditions and make adjustments to course or speed in such a manner that a ship does not pound against heavy seas and swell. Okay? Kailangan mag-reduce ka ng speed kapag napansin mo na meron ng panting na tinatawag, humaampas na proa pupa yung barko, reduce your speed. Okay? If necessary, head into the wind or swell, avoid beam swell and synchronous rolling. Okay? So, kailangan iwasan po ninyo yung beam na swell, okay, as much as possible because, dude, ibig sabihin yan, malalim na yung lubog ng barko mo.
Okay, tapos umangat na pag ganyan, tapos lulubog na pag ganyan, tapos angat na pag ganyan, so malalim na. Reduce speed sufficiently, ito nabanggit ko nga ito kanina, without jeopardizing the maneuverability of the vessel. Okay, now nasa master's judgment or sa deck officer's judgment na po yan. Okay, in extreme cases, the option to heave to should be considered if felt necessary. L, engine room, to be advised to take the necessary precautions to prevent any machinery breakdowns. Now, dito po sa engine room, talagang mas madugo po kasi ang mga equipment mo is they're working twice more. Kasi umaalog eh. Okay? Although, sophisticated naman po ang ating machinery today, pero still, wag po tayong pakampante. Baka mamaya, magkamali ng, di ba, during, you know, heavy weather, iba na yung distribution ng fuel, or kulang na yung nade-deliver na fuel doon sa linyada, or maybe hangin, kulang na, whatever it is. Okay, wag po tayong pakampante. Overconfidence makes you careless, ika nga. And last is change over to hand steering, switch on both steering motors and aside extra hands on the bridge. Now, hindi naman po necessarily kailangan na mag-hand steering, okay? There are times na yes, but there are times na no. Okay? And in this publication, they said na kailangan mag-hand steering ka. No. Okay? There are times na you, di ba, you have to do hand steering. May times po na hindi. Nasa judgment nyo pa rin po yan. Okay? MARPOL requirements for minimum draft or trim and ballast as well as intact stability must always be complied. Okay? Trim and stability, ika nga. With as applicable to the vessel, the stability conditions of the vessel should be closely monitored, including reducing slack tanks to the minimum. This would include checking the ullages in the ballasted holds or tanks regularly and ensuring that they are never allowed to become slack to prevent sloshing. Okay, kailangan po wala pong space as much as possible doon sa inyong mga tangke para wala pong slosh. Pag may slosh po na nabubuo sa loob ng tangke, may hangin pong nabubuo dyan, okay, and it could implode ang iyong buong tangke, madamage ang iyong structure, okay, or ship structure. Generally, if the volume of liquid inside the tank is either less than 20% or more than 20%, it is considered acceptable. Okay, generally, if the volume of liquid inside the tank is either less than 20% or more than 80%, it is considered acceptable. Okay, so again, ito po ang ating tinatawag na company policy regarding heavy weather navigation. Now, mga details po na na-share ko sa aking mga videos, okay, pwede pa po itong madagdagan, okay, through your experiences. Okay, so hindi lang po ito yung mga ma-encounter nyo ng details sa barko. Okay, so marami pa po yan. I've just given you some of the bullet points. So then again po, maraming salamat po sa aking mga viewers and subscribers. Oh yeah, by the way po, ang site po na ito is they're trying to disable ang dislike ratio. So please, kung meron po kayong positive or negative feedback, kindly comment down below. Okay, para alam po ng iba pang viewers na itong video na to, solid ba to or not. Okay, kasi again, privately na po nalalaman yung dislike ratio ng isang video. Ako lang po yung nakakaalam. Ako lang po yung content creator lang nakakaalam ng dislike ratio. And yung kayo pong mga viewers, hindi nyo po nalalaman. So, lugi po kayo. So, then again, yun po yung bagong policy ni YouTube. So, again, kung may negative feedback man po, please, wag po kayo mag-hesitate to comment down below. Para alam din po ng masses na, alam ba to, legit pa tong video na to or not. So then again, maraming salamat po sa mga tumatangkilin na aking videos. Hope you've learned something new. Be happy, be healthy, and most importantly po, to God be all the glory. Ingat kayong lahat. Keep safe.